Your dream house made possible by the dependable.
Triple F's, friends, families, and future clients, welcome dito sa The Granary in Biñan Laguna. Ayan. So wala akong taga-video ngayon kaya sariling sikap muna. Pero hindi yan makakapigil para mapakita ko sa inyo yung Amara model ni The Granary. Isa lang siya na model. Ayan, single attached yan. Teka nga, ilalayo ko nga. Single attached unit, may single firewall. Ayan. Tapos, ang feature na itong bahay na to is, ayan, meron siyang isang carport. So, sinabi ko na nga, single attached unit. Ayan. Then, minimum lot size is 45. Ang floor area niya is 43. Meron niya na isang CR, dalawang bedrooms. So, kompleto na lahat yan. May carport pa. Papakita ko sa inyo yung deliverables niya. Yan, ang deliverables niya, pan-entry, meron ka na agad isang carport. So, yan, yung isang carport na to is suitable siya kahit SUV, kasha dito. Ayun, may isa siyang pinto para sa service area. Medyo mainit lang. Yan, sa service area. Ayan, no? So, kumbaga, ang perspective para kapag baba mo sa kotse, pupunta ka na agad dito, meron ka na agad access. Ayan, so, spacious yung area niya. Ayan, then yung fasad ng bahay niya, exterior, if familiar kayo sa mga ibang project ni Housetalk, Housetalk kasi yung developer niya, is para siya sa mga south view homes sa Calindola. So, napakaganda na exterior. Oh. Napaka-modern. Napaka-modern. Ayan. Tapos, pasok tayo sa loob ng bahay. Since ito yung actual deliverables niya, ang deliverables nito is semi-complete. Ibig sabihin, meron na siyang paint. Painted na siya, pero yung flooring natin is ano pa lang, cement finish. Ngayon, yung sa taas, makikita nyo, may partition na siya. Then, ayun, then may ceiling na rin. So, kumbaga, pag na-turnover sa inyo to, kayo na lang magpapatay, so magpapabinil. Depende sa katong perspective nyo. Okay? Then, yan. Ang pinto nila parang wood. Yung main door. Then, ang okay dito, yun o, kahit sinara ko yung pinto, may mga glass window sila para dun sa ano ba, electricity saving, light saving feature nila para tapos pa rin yung ilaw. Ayan, merong sliding window dito. Tapos, ito, yan yung door kanina. Yung door kanina. Tapos, ang okay kay Granary is ito. Yan, meron siyang service area na para dito mo lalagay yung washing machine mo. Medyo maliit lang talaga. Pero kasyang-kasya dito. Yung washing machine, mas smart washing machine. Tapos ito, tingnan mga deliverables niya. Meron na siyang naka-tiles na rin yung kitchen niya. May faucet na rin. May sink. Ayun, tapos ready na siya pag lalagyan mo siya ng mga modular cabinets. Tapos, ang handrail niya is made of back. Then, ang height ceiling, siguro mga 2.5 meters ang height. Tapos, sa CR, eto. So, ang sa CR niya is may tiles na rin. Full tiles. Then, ayun, may shower. May faucet. Ayun, meron tayong, yan yung mga CR na fixtures natin. May lavatory. Okay. So, may toilet bowl. Papanik na tayo. Ayan, sa second floor. Sa second floor, sinabi ko since semi-complete ang deliverables nito. So makikita nyo yung second floor niya is painted pa rin naman yung ano, yung walls. Tapos, ayun, may ceiling. Ayun, puntahan natin yung unang room. Yung unang room niya is, eto. Ayan, so spacious yung unang room niya. Ayun, meron na nakaabang para sa aircon. Meron ka na rin mga sliding windows para sa ano, sa yung ilaw ba, hindi na kailangan mag-ilaw. Ayan, so pagtitignan mo yung nasa likuran ko, so wala nga lang yung siya tiles, pero kumbaga may ceiling na siya, saka meron na siyang paint. Ayun, tapos ayun o, may mga sa electrical na ano na rin, may mga sockets na rin. Ayun, may outlets. Ayan, so strategically located yan.
Ayan. Ayun, tas meron. Hindi lang kasama po yung bombilya, pero may nakaabang na rin po siya para sa mga lighting fixtures natin. Punta tayo sa second room. Yung second room naman po, ito. So, kumbaga ito yung magiging master's bedroom. So, kasyang-kasya dito siguro yung mga queen or double size na mga nakama. Ayan. So, sobrang liwanag. Makikita nyo. Ayan. So, yung design ng bahay niya is ito. So, kitang-kita mo, tagos na tagos yung liwanag. So, yung nakilala mo po sa ilaw. Ayan. Painted na rin. May ceiling. Tapos, ayan. So, napakaganda. So, imagine, kasi dun sa mga hindi masyadong familiar sa place, basta magkaroon ka ng property sa Biñan Laguna, is sobrang big deal kasi malapit na siya sa anit, sa business district natin sa ano, sa Makati, sa BGC, kasi may mga skyway na dun. So, kumbaga, ang price nito is super affordable. So, papakita ko after ng video na to yung ano, yung computation sheet. Pero for sure, ito yung feeling ko pinakamura na property within dito sa Biñan Laguna na single attached siya. Maski nga townhouse, wala, ito pa rin ang pinakamura. So, sobrang ganda ng development ng property na to. So, located dito sa may barangay San Antonio. Ayan, ayan na yung gate, ginagawa na yung gate. Tapos, actually, nagagawa na rin yung park. Nagawa na yung park. Ayun, so FYI lang, ongoing construction na sila. Ayan, makikita nyo sa lapad pa lang ng roads. The best na, oh. Ang lapad ng roads. Ayun, oh, may ongoing construction. Di lang tayo makakapunta kasi bawal. Pero, financing, pwede to sa Pag-ibig, saka sa bank. So, ang based dun sa nakita kong computation niya, equity niya nasa 90,000 to 140,000, tas payable siya ng within 6 months. So, napakagaan ng payment terms na to. I-discuss ko kapag ano, i-contactin mo lang ako. Pero, pag makikita niya lang sa video na to, tignan mo yung development niya. Ayan, oh. So, ang bilis ng development. Ibig sabihin, ang bilis din maubos ng mga property dito. Kasi nga, ang mura. Sobrang affordable and quality kasi kilala ko yung developer nito eh. Ayan, so yun lang, sana dun sa napakita ko is if you're interested, contact me dun sa contact details sa makikita mo sa baba. And for sure, hindi ka magsisisi kasi ang ganda ng location nitong The Granary in Biñan. Ang dami nang bumibili dito. So, meron pa silang mga open na units dito. Ayan, doon. Kasi itong property na to siguro mga nasa around 10 hectares approximately. Ayan. So yun lang mga ka-FFF, friends, families, future clients. So this is your dependable broker, Nick Dimanlig. And hopefully na gustuhan nyo yung pinakita ko dito sa The Granary. So sana ma-contact kita if you want to know more. So contactin mo lang ako. Then papakita ko sa iyo in actual. Promise, di ka magsisisi. Ayan. So, napakita ko na kanina yung actual turnover unit. Papakita ko naman yung dress-up model. Dress-up model para makita nyo yung perspective ni developer. Kapag mati-turnover sa inyo yung bahay, pagagandahin nyo. So, ito yung pinaka-idea niya. Ayan. So, puntahan natin. So, wala naman magbabago sa exterior. Pag turnover, ganyan pa din. Then, ayun o. Oh. Ito yung pinaka-floor plan niya. So, lot area is 45. Floor area is 43. 2 bedrooms, 1 toilet and bath. May carport. So, walang magbabago. Ayan. Ay, tay, pasok ko lang po ako saglit. Videohan ko lang po. Yung sa loob. Salamat. May ano lang kayo? Oo, oh, ihuba rin ko yung sapatos ko. Bawal kasi ang nakasapatos. Kasi pag makikita mo, pagpasok mo kasi, ayan. Oh, yung dating walang tiles, may tiles na ngayon. Tapos meron na siya mga furnitures. Ayan. So makikita mo yung perspective ni developer. Ayan o, ito yung TV. Tapos yan, yan yung sofa set. So napaka-spacious. Upo muna tayo, napapagod na. Ayan. And then, ayan. Ito, nandito yung CR. Ay, CR tuloy. Yung dining area. So, di ba kanina kapag magpa-park ka doon, dito ka lalabas.
After nyan, so may access ka na agad sa dining. Tapos yung kanina, so naglagay lang siya ng mga mirrors pang palaki yung area. Then ito, ito yung service area, wala lang washing machine. Pero dyan po yun. Then ito, imagine no, yung kaninang parang bare na kitchen, pag nilagay mo ng gamit, sobrang ganda niya, sobrang naging spacious. So tiles lang po ang dinagdag at mga appliances. Then sa CR, ayun no, ang ganda na o. Diba? Ang ganda. Yan. So maraming ways naman para i-design mo yung bahay mo, nasa kung paano mo siya i-discard. Pero, kumbaga, ang the best dito sa granary, tiles lang ang kulang, makakalipat ka na. And, number one is nasa Biñan area ka. Biñan area, malapit ko sa SM Santa Rosa. Malapit ko sa Mamplasan exit, malapit sa Santa Rosa exit. Then, ayan o, malapit ka na rin sa Cavite, Carmona, Cavite. Ayan, ito yung, ito yung bedroom, number one. Ayan o, so makita nyo, ang naging perspective, meron parang double bed. Ayan, tapos lagyan niya lang ng cortina. Okay na, di ba? Then, merong parang high ceiling ang dating kasi nung sa the granary. Ayan o, ayun yung hagdan. Tapos, naglagay lang siya ng mga paintings or yan. Then dito tayo. So ito yung master's bedroom. Ang ganda, di ba? Ayan. So I hope na nakita niyo yung perspective ng dress up model nila. Actually, personally, maire-recommend ko talaga to si The Granary sa Biñan Laguna. Kasi number one, nasa Biñan ka. So, if familiar ka sa Biñan na mga property na makikita mo dito is house and lot, ah, siguro mga nasa 6 to 7M. 5M yung pinakamura siguro. Kasi meron na rin mga condo within the area. So, ibig sabihin nyo, scarcity of land is medyo mataas na. So, kaya para makakuha ka ng house and lot na single attach dito sa Biñan Laguna, sobrang big deal at 2.65 million pesos as of June yun ah. Ayan. Kaya sana makita kita in the future. Ayan. Tapos ito yung pinaka landscaping niya. So ang ganda. Yan. Tapos tatanungin natin yung mga taga dito, ano bang masasabi nila sa The Granary? Ayan. Ito si Brother Jun. Brother Jun. Seryoso eh. Patayin ko to. Yan. Anong sasabi sa The Granary? Siyempre, Granary, number one, yung location. Unlike ng mga affordable project. So, Granary, yung affordable project na malayo from highway, malayo from the other establishment. So dito sa The Granary, few minutes away from the highway and yung mga nearest establishments and kumbaga, yeah, mga commercials, so malapit. So kung gusto nyo maggala, so going to Tagaytay and via SLEX, so napakalapit lang po. Few minutes away. Tignan mo, dami sinabi ni Brother Jun. yung YouTube channel mo, ano ba yung YouTube channel? Pa-like na lang din po and subscribe. Bahay for One. So, yun po yung YouTube channel natin. One, J-U-A-N. Yes. Yeah. Opo. So, yun lang. Yun lang po. Okay, bye-bye. Bye.